Frank Vogel, mga idol, mukhang napuno na nga at tinotona na ang kanyang team na Los Angeles Lakers. Sa anyang kasing post-game interview, napag-usapan nila ang disappointing loss netong Lakers against the Grizzlies. Sinabi nga neto ni Coach Frank Vogel na napakarami nga daw turnover netong Lakers. At sinabi niya rin, simula nga daw nang nagkumpisa ang second quarter ay wala nang effort na ibinigay itong buong Lakers team. Sa first quarter, mga idol, si LeBron kasi ang nanguna sa kanila. 9 points agad ng kanyang iniscore, pero nung nilabas na nga siya, mga idol, doon na nagkanda loko-loko itong team ng Lakers. Sabi nga ni Coach Frank Vogel, mga idol, na masyado nga daw casual yung paglalaro ng kanyang team. Bale, walang effort na ibinibigay sa offensive end at pati na rin sa defensive end. At kita nga rin natin, mga idol, sa laban na ito na itong si LeBron ay naging frustrated nung ginawa na ngayon ng Lakers. Sobrang ganda nga ng umpisa nila sa first quarter, 9-point lead, pero pagpasok ng second quarter ay parang tinamad na nga itong mga Lakers player na dumepensa, rumibound at panay turnover nga ang ginagawa. 22 turnovers sila, mga idol, kaya nga't isa rin yung rason kung bakit sila natalo. Kaya nga't ayon nga rin dito kay Coach Frank Vogel, mahirap nga daw maging consistent kapag nga walang effort na ibinibigay. Kaya nga't yan nga, mga idol, tinotoo na at nilabas na ni Coach Frank Vogel ang kanyang saloobin. At sana nga'y makinig itong Lakers team na ito at baguhin nila ang kanilang paglalaro. Samantala naman, mga idol, sa ibang balita natin, eto nga si Draymond Green, napakataas ng confidence sa kanyang sarili. Sinabi niya kasi sa kanyang podcast na siya nga daw ang best defender sa kanyang era. Siya raw ang pinakamagaling na dumipensa. Mas magaling pa dito kala Kawhi Leonard, kay Rudy Gobert na 3-time Defensive Player of the Year at kay Giannis Antetokounmpo na 1-time Defensive Player of the Year. At meron namang laban dyan si Draymond Green, mga idol. Siya rin naman na isang Defensive Player of the Year at 6-time All-Defense nga siya. At hindi nga rin natin mapagkakaila na kaya niyang depensahan ang point guard, shooting guard, small forward, power forward at center ng kanilang kalaban nang hindi nahihirapan. Yan nga, mga idol, ang pinakamagandang attribute ni Draymond Green. Napakagaling niya nga dumepensa kahit anong posisyon pa yan. Kaya nga't kumpiyansa rin sigurong sabihin ni Green na best ever nga siya dahil alam niya rin ang kanyang abilidad pagdating sa depensa. Kayo ba, mga idol? Sumasang-ayon ba kayo kay Draymond Green na siya ang best defender sa kanyang era ngayon? Komento nyo lang, mga idol, ang inyong mga opinion. At yan ang nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!